Hi, this is Johnny. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, meron gustong i-share sa inyo about dito sa ating page or sa ating Facebook account about dito sa violation na page has flag content. Paano ba natin siya masosolusyonan o matanggal itong page has flag content? Meron tayong dalawang paraan kung paano natin masolusyonan o matanggal itong page has flag content sa ating page recommendation. Una guys, pwede natin i-delete yung video. Meron na akong nagawang unang tutorial about dito sa pag-delete ng content. Then pangalawang paraan guys, pwede tayo mag-appeal. Halimbawa, hindi tayo agree dun sa decision ni Facebook na na-flag content yung ating video. Minsan, hindi naman perfect yung system or yung AI na nag-detect dun sa ating violation. Or di kaya naman guys, mayroon nag-report sa atin, pero kahit isa naman, walang na-violate dun sa video na yon. Possible kasi guys na may mga tao na ganun, na pagtripan nila yung ating video na i-report para ma-check natin kung mayroon tayong ganitong violation sa ating page recommendation. Punta lang po tayo sa ating profile, then i-click natin yung professional dashboard. Then hanapin natin yung page recommendation. So ito siya guys, page recommendation. Nakikita natin dito sa page recommendation, sa bandang baba niya, may nakalagay dito na page has flag content. So para makita natin kung ano yung video yung na-flag sa atin, so i-click natin itong review content. Sa bandang baba, i-click natin itong arrow. Ito siya. This post may go against our guidelines on suggested content. So ito daw yung na-violate natin. Promotion of regulated goods like tobacco. Pangalawa, discussion of self-harm. Pangatlo guys, ito daw yung na-violate natin. Then depiction of... Actually guys, paulit-ulit kong ni-review yung aking video. So wala akong nakita na ganito na na-violate natin yung community standard. So na-violate daw natin itong ang galing naman itong magkapatid, parehas maganda ang boses. Ito guys yung sinasabi doon na na-violate ko daw yung community standard ni Facebook. So actually guys, ito kanta. Ilang beses kong pinanood to, wala naman akong nakita na na-violate ko doon sa video. Para makapag-submit tayo ng appeal, pupunta lang po tayo sa Google guys, tapos i-search natin monetization policies appeal. Yung unang lalabas dyan sa Google search, so makikita nyo dito guys yung nakalagay dito na how to submit an appeal if your creator content page or, so i-click natin to guys, then scroll down lang natin, then hanapin natin yung, pupunta tayo dito sa how to appeal policies issues. Then, hanapin natin yung this form. And to appeal content monetization policies, for an individual piece of content, you can submit an appeal via this form. So, click lang natin to. Monetization policies appeal. Monetization appeal type. So, i-select natin dito yung content. Then, ilagay natin yung URL ng ating page dito, guys. Kung personal Facebook naman yung gamit natin, so ilagay natin yung link ng ating profile. Then, video URL. So ilagay natin dito yung video kung saan yung na-flag content. Para makuha natin yung page URL natin, punta tayo sa ating page or profile. Then dito sa bandang taas, makikita natin yung URL ng ating page. So i-copy natin yan. Then, i-paste natin dito. Then dito sa video URL, para makuha natin yung URL, so punta tayo ulit sa ating page. Then, click natin yung videos. Ayan. So, ito siya yung dalawang magkapatid. So, click natin yan. So, ito hindi pa rin siya, ano guys, kasi nasa video siya. Para makuha natin yung talagang URL ng ating video, i-refresh lang natin to. And so, nakuha na natin. Ito na yung file name ng video. So, gawin natin, i-copy natin to guys lahat. Copy, then... Then, i-paste natin dito sa video URL. Pagkatapos natin makumpleto ito lahat, i-click natin yung send. Ayun guys, nakapag-submit tayo ng appeal dito sa ating video na na-page flag content. Antayin na lang natin na matapos ma-review ni Meta yung ating video. Madalas guys, umabot ng ilang araw bago nilang ma-review itong appeal natin. Pero based on my experience, may time na on time. So pagka-appeal natin, din refresh natin kagad yung page natin. Nagre-reflect na kagad yung result. Pero may time naman guys na nag-appeal ako. Umabot naman ng 3 to 5 days. Antayin natin yung result ng ating appeal. And guys, after 5 days na nag-appeal tayo dun sa ating natanggap na violation, so na-check ko kanina sa ating Facebook, wala na yung page flag content. So punta tayo sa ating professional dashboard. Ito siya guys. Then hanapin natin yung page recommendation. So ito siya. Ayun guys, wala na yung page flag content dito sa ating page recommendation.
So, ganun lang yung gawin nyo, i-appeal nyo lang, huwag nyo siyang i-delete. So, actually, pwede nyo naman i-delete, pero kung marami na siyang views, sayang naman guys kung i-delete natin. So, pwede natin siya i-appeal. Kasi minsan nagkakamali din yung AI o yung algorithm na nag-check sa ating mga content. Kasi ito isang system, kung ano lang yung na-encode sa kanya na command, yun lang po yung gagawin niya or susundin niya. O di kaya naman guys, may mga nagre-report dun sa ating video, kaya nagkakaroon tayo ng mga ganong violation. So gawin nyo lang, i-appeal nyo lang para manual na review ni Meta yung ating violation na page flag content. Ayun guys, I hope nakatulong yung ating tutorial at sana nasundan ninyo. Kung may mga katanungan kayo guys, pwede nyo comment sa ating comment section below para masagot natin. Kung bago lang kayo sa channel ko, please click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kayong updated kung may mga bago tayong videos na i-upload sa ating channel. Maraming salamat po and God bless. See you in the next video.